do not keep doing their journals and devotion, those people who are keeping accompanied by those people who doesn't want to grow, hindi talaga tayo nalagot. Kailangan natin tiisin. Paano mo malaman na ikaw ay dumadaan sa pagsubok? May tinitiis ka. Masarap ang matiis. Masarap ang tiis. Yung maghintay ka lang, mayroon ka ng yakso, maghintay ka lang ng isang oras, masarap yun. Ang hirap yun. Pero ako nalalasa kung maghintay ng 5 hours sa asawa ko nung hindi pa kami. Kasi hindi siya dumarating sa aming usapan, sa ilalim yung puno ng mga. Mas hindi. How can we really know that we're being tested? Masakit. Meron tumuturo sa puso mo na ayaw mo nang gawin, gusto mo tumigil. Pero hindi mo, pilit mong dinaramdam, pilit mong tinitiis yun, yung inis, yung galit, whatever. Kasi alam mo, pag na-overcome ito, lalago ka. Kung hindi ako naghintay ng 5 oras, baka hindi ko naging asawa ko. Makalagal ako na iba. Nakalaman natin yan. Makikita mo lang ang kalooban ng Diyos sa buhay mo kapag nagtsaga tayo. Maraming Kristiyano, maraming buhay ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia, gustong baguhin ng Diyos. Gusto niya lumago itong mga to. Sabalit hindi makakilos ang Diyos sapagkat hindi sila nagtitiis sa pagsubok na dinadaanan nila. Madali silang nag-quit. Nag-quit sa discipleship, nag-quit sa pagbasa ng Bible, they quit going to church, they quit listening to the Word of God, they quit even praying to God. To God, ano bang gagawin ba? That, do you want a church, a glowing church? Do you want to have a mature church? That each one of us must have a commitment. Lord, I'm willing to undergo the test and trial of my personal life. Because as I grow, the church grow. Ewan ko, nabasa niyo yung Pinas ko nung naraan. Tuwan-tuwa ang mga pastor kapag ang young grand church lumalago. Why? Kasi hindi na yung problema ang ating pinagbibigyan ng pansin, ang pinutukunan natin ng pansin, ay kung paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay na. Leading. Kapag ikaw sa buhay mo, ang laging pinutuunan mo, o ang iglesia, ang laging pinagtutuunan ko, ano ang problema, hindi mo magagawa kung ano ang nais ng Diyos. Pero kung ma-overcome natin yon, because we are growing, ang isip natin, hindi na sa problema, kundi kung paano natin gagawin kung anong nais ng Diyos sa buhay ko, sa buhay niyo, at sa buhay ng iglesia na ito. I believe that we have not made a wrong decision being part of this church. That's what I believe. Why? Because I see people growing in their faith. I see people maturing in their faith. Kaya I do not gusto. Nagtitiis ako. Sa anong malamad ko yung pagtiis sa iglesia na ito, sapagkat nakikita kong kumikilos ang Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid. Let us pray for that. Let us pray for one another. Let us pray that this church be a healthy church, a maturing church, patiently undergoing, passing, or dinadaanan ng pagsubok na dinadaanan ng at by our prayer, pag-pray natin na walang susubok, walang aayaw, walang titigil, hanggat hindi natin naating kung ano ang plan ng Diyos sa buhay natin at sa iglesia nito. Let us pray all together. Panalangin natin kung ano man ang challenge natin ng Panginoon. Let us pray. Father God, salamat sa araw na ito, sa iyo sa rin ng Panginoon. Tunay na ay ang buhay namin puno ng pagsubok, puno ng pagsubok, puno ng trials. Subalit, thank you for giving us the understanding, Panginoon, ang pagsubok na ito, ang trials na ito, hindi nawawat na kabuluhan sa aming buhay. Dahil sa kami meron pa ng pagkakas. Thank you, Panginoon, sa pagsubok na ito, ang naging dahilan upang magpatakal kami, upang dumabu kami, upang nakasubok kami sa isang uri na isang Kristiyano na ito, sa isang uri na isang iglesia na ito. Konti man kami na ng Diyos, alam po namin, kumikilos ka sa buhay ng bawat isa, kapag alam namin na ang bawat isa'y dumadaan sa pagsubok. And faithfully, at allowing ourselves to be subjected under this trial, under this test, so that our faith will grow. Thank you that this road is being seen, Panginoon, at mga tao sa aming mga kapatid. Thank you for all the tests that we have passed because of our faith.
you help us to endure by the work of your Holy Spirit. Thank you for the words that you have given us, the knowledge, and we can pray you to become so courageous on how to handle these trials. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga kapatid na dito na dumaan, Panginoon, sa pagsunod. After 1.5 years, Panginoon Diyos, ay nandun ang paglago. Even for a couple of months, Panginoon, sa lagi na rito, ay lumagusin na. Dumaan sa pagsubok, na pagkagumpayan ng pagsubok. Dumaan ang Panginoon ang kailang magayin ng pananampalataya, Panginoon, ang spiritual, Panginoon, ang relasyon sa inyo, umalanin, dumaan ko, tumatatag at lumalakas. Maraming salamat na kita ito sa araw. Bless you, Lord God. Bless you, Lord. Panginoon Diyos, aming mga napuno ng karunungan, higit sa aming natutunan at nalalaman niya. Allow us to be humble and submit to your wisdom, O God, that everything that is happening in our life, according to your will, you have allowed it because you have a purpose on it. Huwag na mong masayang nakinang Diyos yung mga pagkakataong gusto mo kami dumagot. Huwag na mong masayang mga pagsubok, mga tests na ibinibigay mo sa amin, inside and out, sapagkat alam po namin meron kang purpose. Gusto mo kami lumakas, tumatag, lumago upang yung mga pagsubok na malaking darating sa aming buhay ay mapagtagumpayan natin. Let that alone, O God, ang maging dahilan, enable for us to persevere, to have patience, Panginoon, upang pagdating mo, pagharap namin sa iyo, Dakilang Diyos, we will not be shy to face you. Hindi kami maingyem, lumapit sa iyo, lumapit sa iyo, napitang ka, lumuhon sa iyo, mga pansapagkan, we know that you have accomplished what you want in our life. Ikaw ang kumilos, ikaw ang gumabay, ikaw ang gumawa, Panginoon, ng lahat ng circumstansya at panahon sa aming buhay upang kami parating namin yung isang level, isang mature na inanais ko sa amin. This is my prayer for this church, Panginoon Diyos. Let every member be a faithful follower of yours. Not only faithful in learning things about you, but also faithful in putting those learning into practice. Allow us to be a Christian who is dedicated in doing what we learn. Put those things in our practical lives. Salamat, Panginoon, sa mga members ng church nito na pinagpala ako sapagkat nakita ko yung paglago nila sa kanilang pananampalataya. Ang dalangin ko, patuloy mo silang kasiyahan ng iyong palakasan, ng iyong panalang espiritu upang hindi lamang ako magpala sa kanilang mga buhay kundi ang bawat miyembro ng iglesia nito. Allow us to grow in a mature community of disciples. Hindi lang po yung nandito, ang dalangin po namin, maging contagious yung paglagulayan. Maging support system namin ng church na ito, ang aming mga cell group, especially for those people who are undergoing trials in their own lives. Make our life useful, not only in music, not only in prevailing Sunday service, but make our life useful, enable to help other brethren in this church to overcome the trials that they need to overcome so that they will grow in you, our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Itinataas po namin ang pasalamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na napagtagumpayan namin dahil kasama. Itinataas po namin ito sa mapisang pangalan ng Panginoon Jesus. Palakpakarap sa Panginoon. Amen. Napakahirap mag-rejoice kung maharap tayo sa trials. Mostly, napakaligat, napakaramdam, grievous ang ating nararamdaman. Pero if we look at it in the light of scriptures, tulad ng pangako ng Panginoon, that in all things, God work all together for good. Kahit trials o blessing man yan, may bunga, may purpose, may kabutihan, may tulot. At maraming example sa Bible na dumanas ng matitinding pagsubok. Just like Job, lahat ng kanyang
kayamanan, lahat ng kanyang family na wala, natira lang sa kanya, yung immature niyang asawa. Pero hindi siya give up sa kanyang faith sa Panginoon. And the end result, ni-restore ng Panginoon lahat ng nawala sa kanya. So, doon mo makikita na you have to consider your trials as joy. Hindi naman kailangan magpakita mong masaya ka habang may trials. Pero look at it in the light of Scripture, sa pangako ng Panginoon. Amen. And sa buhay ni Joseph, na binenta siya ng mga kapatid niya, trials din sa buhay niya, and then nakulong siya, napagbintangang nirate niya yung asawa ni Potiphar. Pero hindi rin siya nag-give up sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ano yung end result? Naging second na pinakamataas siya sa Egypt. And the best example siguro dito is Jesus Christ himself. Na nung hinarap niya yung cross, hindi siya tumanggi na harapin. Kasi alam niya yung end result doon para sa salvation ng mga tao, ng mga kasalanan. Amen. Gayun din sana sa atin, kung may pagsubok man tayo, i-allow natin ito sa buhay natin, huwag natin takasan. At alam natin na dito tatatag yung ating pananampalataya. Yun yung main purpose. Hindi, tandaan po natin na hindi po tatatag yung pananampalataya natin kung tatakasan po natin yung pagsubok sa ating buhay. Yun lang po yung way para maging matatag ang ating pananampalataya at maging mature tayo sa ating pananampalataya. Amen. Purihin po ang Panginoon. At kaya po tadaan po tayo sa ating pagbabalik ng ating kapo.